Sana namang idea kung paano magtalim ng ampalaya sa ating bakuran o di kaya ay sa ating garden. Ang ideyang ito ay galing pa sa ibang bansa. Una ay kumuha siya ng buto ng ampalaya. Ibinabad niya muna ito sa tubig. At dinrain kaagad. Nagbutas din siya ng plastic cups. Pinutasan lang ito sa may bandang ilalim. Kumuha na din siya ng sibuyas. Hiniwa-hiwa niya itong ng maninipis. Dito ay kinuha niya ang buto ng ampalaya. At inilagay sa gitna ng hihiwang sibuyas. Tapos ay inilagay na niya ito sa inihanda niyang pagpupunlaan nito. Hinakpan kaagad at dinhiligan. Habang nag-aantay na tumubo ay naghanda na siya ng malaking plastic container na kanyang paglilipatan nito. Inalis ang bandang ulo nito para may lagyanan ng lupa. Tapos ang ilalim naman nito ay kanyang pinutasan gamit ang soldering iron. Ganun din ang ginawa niya sa ibang pang-plastic container. Kumuha din siya ng maliit na lagayan ng tubig. Pinutasan din ang ilalim nito. Naghalo din siya ng tatlong klaseng lupa para maging organic fertilizer. Ito ang gagamitin niya para sa kanyang ampalayag. Pagkatapos ay inilagay na niya ito sa kanyang ginawang plastic container na kanyang paglilipatan ng talim niyang ampalaya. Tapos isinabay niya din ang maliit na plastic bottle na kanyang ginawa. Naglagay din siya ng powder. Ang pangalan ng fertilizer na ito ay ang Trichoderma. Ang Trichoderma ay isang genus ng fungi sa pamilyang Hypoplicinae na naruroon sa lahat ng mga lupa kung saan sila ang pinakalaganap na culturable fungi. Maraming mga species sa genus na ito ay maaaring mailalarawan bilang mga opportunistikong abirulet ng mga simbolo ng halaman. Dito ay tapos na siyang magtalim ng kanyang ampalaya. After 3 days, idinikit na niya ito sa pader ng kanyang bahay. Makikita mo ditong maganda na ang usbong ng talim niyang ampalaya. Dito ay gumawa na siya ng trellis. Ang ginamit niya dito ay ang kawayan. Dapat matibay ang pagkakagawa nito upang pag nagkaroon na ito ng bunga ay hindi ito masisira. Kumuha din siya dito ng kitchen waste. Hinaluan niya ito ng kaunting lupa. At nilagyan niya din ito ng Trichoderma powder. Pagkatapos niyang hinalo ay nilagyan niya ang mga maliit na plastic bottle ng kanyang nilagay doon sa plastic container. After 7 days, lumago na ang kanyang tanim. Inalis niya ang ibang mga talbos nito. After 14 days, tuluyan ang lumago ang kanyang tanim na ampalaya at nakagapang na ito ng maayos sa kanyang ginawang trellis. After 21 days, nagkakaroon na ito ng mga maliliit na bunga. At marami na din itong mga bulaklak. After 26 days, naglagay siya ng beer sa pechi. Tapos ay nilagyan niya din ng tubig ito hanggang sa mapuno. Tapos ay inililig niya na ito sa bawat puno ng tanim niyang ampalaya. Nag-self-pollinate na din siya ng mga bulaklak para gumanda ang bunga ng tanim niyang ampalaya. After 32 days, unti-unti nang lumalaki ang mga bunga. After 45 days, malalaki na at magaganda. Walang napepisteng mga bunga ang tanim niyang ampalaya. Tinyales na din ito na pwede ng anihin at ipanghahalo sa inyong mga lutuin. Ang pagtatanim ng gulay sa ating garden o di kaya ay sa ating bakuran ay nakakatulong para sa pang-araw-araw natin na pangangailangan.